What's up mga bro? Today meron akong kwento sa inyo. Actually ito si Buddy, noon ko pa napapasi sa kanya. Ngayon, kada mag-drive ako at mabagal ng takbo ko, parang may kumakaskas. So nung una iniisip po baka kasi yung gulong ko sumatama lang sa kanyang fender, pero hindi naman. Sinilip po rin kumakaskas nga yung gulong, pero hindi naman. Kasi in-anticipate ko na yung gulong ko talagang malaki yan, 100 yan. Ngayon, pati yung shock nito, yun nga, nagpalit tayo, hindi na siya yung stock niya. Pero yun pa man, tumatakbo ako, nakapasin ko parang may kumakaskas na rubber, di ko alam kung ano man, kung saan nagagaling yun. Kaya dali-dali tayong pumunta dito kay Timbutingting. Tapos kinontak ko rin si ANH, sila pareng Aris, kung sakali baka mangailangan ako ng parts, sana baka meron siyang available ng time nun. So, ayan na nga. Pumunta ako kay Timbutingting. Nagmamadali pa ako niyan kasi baka kasi alam niya na baka lumala yung problema sa motor natin, itong si Buddy partner na natin noon pa yan, so kailangan natin siyang alagaan. So ayan na nga, dumating na tayo dito kila Timbutingting. Ina-expect ko na dito si Chunmoto, yung kapatid ko, kasi usapan namin magkikita kami rito eh. So ayan na nga, pinakita ko sa kanila, tinuro ko kung ano yung mga napansin ko sa motor ko. At yung sabi sa akin, baka kasi dyan lang sa ating brake, na yung brake show, baka sakali, baka natanggal yung ating lock o kaya yung mismong parang pin. Hindi ko alam kung ano tawag dun eh, pero parang pin siya na delikado yun. So yun, pinarinig ko sa kanya, inatras ko yung ating motor. Ang sabi niya, malakas nga naman daw, baka ngayon nga yung ating brake ang problema. So hindi pa rin ako nakontento noon. So nilakad ko sa kanya para laparinig niya yung ating gulong na anuman yung tumutunog na yun. So yun ang sabi niya, pinakamalaking chance nito ay yung ating brake. So hindi na ako nagpatumpik-tumpik, ibinalik ko na siya doon sa location para gawin si Buddy. So yun, shoutout team pala doon sa nanghiram sa kanya ng tools, pakibalik naman daw. So nanghiram pa rin ating tropa ng tools dito sa atin. So yung tools na yan galing yan kay Chunmoto na ginamit na para mabaklas yung ating tambucho, kasi iba na size nung ating nut dito sa ating tambucho, no? Pati yung gulong natin malaki na, so hindi na siya naka-align. So parang sabi niya duling na yan. So yun na nga, nung tinanggal na yung ating gulong, ayan, lumantad sa amin na napakadumi na. So yun, no? Ating drum brake, actually kakabili ko lang yan. So iniisip ko parang imposible naman yata. Tapos okay pa, pati spring niya, no? So yung pinaka-lock niya, di ko alam tawag dun, pero yun na nga, tawag ko dun si lock. Pakicorrect na lang kung mali ako, na. Tapos, may shoutout yung ating tropa na siguro mayroon yatang sumisita sa kanyang gawa o resibo. Tapos yun, nag-upgrade siya ng motor niya, oh. So yun, maraming gawa dito in case na gusto niyong pumunta rito sa Timbutingting. Dito lang papunta sa Biglang Awa. Malapit lang siya sa may bisita ng Biglang Awa dito sa poblasyon ng Pulilang Bulacan sa may San Francisco Street. At ayun na nga, mabalik tayo sa ating gulong. So after niya mabaklas, chinek na niya o tinanggal na niya yung ating drum brake para mamaya nga naman daw check niya yan. Tapos gumamit na rin siya ng brush para totally matanggal yung mga dumi. At ganun din kinagawa ko pag ako nagbabaklas ng ano, ah. Actually sobrang tagal ko na kasi hindi binaklas siya, kaya sobrang dumi niya ngayon. Tapos ayun, pinugahan na rin niya para talagang matanggal lahat ng mga dumi na natitira dyan sa ating motor. At itong tropa natin may advice sa akin, at ang sabi niya sa akin ay ganito, kasi minapansin siya, ito ang sabi niya. So yung galaw na yan, okay to? Pero dati hindi ganyan kalakas. So may tama na rin to? Okay. Pero wag lang yung malakas na taas-baba. Okay. Oh, di ba? Tapos ayan, nakita niya na may mga kalawang na. Kaya ang ginawa niya, gumamit na rin siya ng pantanggal ng kalawang para nga naman ma-fresh na ulit itong si Buddy. Tapos ayun, after nga naman tanggalin yung mga kalawang, kailangan siguraduhin na yung kanyang thread ay sasalpak o sakto doon sa ating nut. Para nga naman pagka nilagay yung gulong mamaya, diretso siya. Then nilinis din niya ang kanyang drum brake. Sabi ko nga sa kanya kung ito ba'y kailangan palitan, sabihin lang sa akin. Pero sabi naman sa akin, okay pa naman. Kaya sinalpak niya na after releasing. At yun, ibinalik na namin. Pero hindi pa rin siya nakontento, nilinis pa rin niya. At yun, nung binalik na namin, nagpatulog pa nga sa akin, sabi niya, pre, i-hold mo nga yung brake para maikpitan nga naman niya yung gulong.
At yun, gumamit siya ng power tools. Dun sa power tools, sure na ako talagang hindi na mababaklas yan. Kasi sa mga nagkatanga natin, nagbaklas nga tayo ng gulong pero hindi tayo nakanigurado kung siya, kung sapat ba yung ating pag-ipit dun sa ating nuts. Kasi nga naman, delikado nga naman pag lumuwag yun. At yun, gumamit pa siya ng power tools, nanigurado pa siya. Pero nung time kasi na hinigpitan niya, hindi na gumulong yung gulong. Kasi nga nasobrahan daw yata, pero hindi mawari. Kaya ginawa niya, dinoble check niya. At yun, lahat, tinignan, drum brake. Tapos yung napasin nga naman na gumagalaw na. So lahat sinilip niya. At yun, after nga naman masilip, binalik na lahat. Kahit yung nut niya, sakto-sakto kasi tinanggal pa niya yung kalawang, no? At yun, sinubukan niya, umiikot naman. At yun, after nga may kabit lahat, sinubukan na namin. Swabe yung pagkakaikot ng gulong, hindi na maipit, hindi na masyado maluwag. At yun, tinignan na namin po para malaman kung okay ba, wala ba. Kung wala ba yung tunog dun sa gulong natin na parang kumakaskas. At ito ang nangyari. Okay. Oh, nawala. Sa luwag. At afternoon, yung binalik na yung ating tambucho. At ulit, uulitin ko, yung tambucho natin ay hindi na sakto doon sa mismong butas para masundot yung mismong nut niya kasi nga malaki na ang ating gulong. Alright. So yun na nga, nalaman na namin kung ano talaga ang pinaka problema niya. So ako ay napaisip na noon na hindi ko pala na-check na maluwag yung nut ng ating gulong. So delikado siya. So mga kagulong, yung ganyan yung ginawa ko, no? At ayan na nga, after nila kabit, ako ay nagpapasalamat kay La Paragoy, Team Butingting, follow niya yan, kasama si La Chunmoto, yung mga magkakatropa yan. At ayun na nga, nagmamadali na tayo umuwi kasi nga gagabi na tayo at habang sa daan tayo ay tumatakbo na ng sakto lang naman kung saan nyo ako nakikita kada araw-araw na makasalubong niya ako sa kalsada. Normal lang aking takbuhan. Pero yun na nga, kapag maluwag ang ating nut sa ating gulong, sabi naman niya sa akin, hindi naman basta-basta mag-aala Superman. At yun, pero delikato pa rin yun kapag natanggalan ka ng nut, napakalaking problema ang dala nun. Alright, so ngayon, nung nakarating na sa bahay, hindi pa rin ako mapanatag hanggat di ko na to double check si Buddy kung okay na siya. So ang ginawa ko, inikot-ikot ko muna siya dito sa looban sa aming subdivision, dito sa Makinabang, para marinig ko kasi sa lugar namin na to, sa guntong oras, napakatahimik talaga. Kaya nakaka-relax. So, sarap umuwi dito sa lugar namin na to. Kaya yon, dito ko siya sinubukan para at least marinig natin mabuti kung yung ating gulong ba ay may tumutunog pa o wala. Kasi after nito, susundin ko sa Missy. So, dalawa na kami sasakay. Alright, so ngayon natapos na ang sagot lang pala doon sa problema ko kay Buddy. Yung nut dito sa ating gulong. So, yon, mabuti lang nakita. Delikado rin kasi baka kumalas yan. So hanggang dito lang ulit. Ito si Kagulong Moto Vlog. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please click like and share and subscribe. Kagulong Moto Vlog. Ciao.